Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang ating storytelling highlight sa Batang Quiapo na ating aabangan. Hindi nga tumutol itong si Divina sa gustong mangyari dito ni Tanggol. Subalit nung umpisa ay dito tinanong ni Divina si Tanggol na anong silbi ba daw ng pasugalang ito na wala nga ito sa kalahati ng halaga ng Star of Venus. At sinagot ito ni Tanggol at sinabi kay Divina na huwag daw siyang mag-alala dahil lang dito ako at siya nga daw ang bahala. At dito na nga na sinabi ng babaeng ito na asawa ng may-ari ng pasugalan na labanan daw itong si Tanggol dahil nga sa halaga ng Star of Venus. Nung umpisa ay tinawagan naman ng babaeng ito itong si Mr. Suarez upang itanungin kung magkano daw ang halaga ng ibibigay nito sa kanya kung sakaling maikanta niya kung nasaan nga ang may hawak ng Star of Venus. At nagulat ang babaeng ito nang sabihin ni Suarez na 1,000,000 daw ang kanyang ibigay dahil sa marami daw silang maghati-hati at itong ang kanilang pinuno ay 5,000,000 at sa kanya daw 2,000,000 at sa iba pa. Kaya hindi sapat na kung malaki ang ibibigay sa kanya. Kaya nagreklamo ang babaeng ito na napakaliit naman ang 1,000,000 para sa Star of Venus. Kaya hindi na nga niya sinabi na nandoon na nga sa pasugalang ito ang tinutukoy ni Suarez na si Tanggol. Samantala, dito na nga umupo itong si Tanggol at hinarap ng lalaking ito at tinanong kung desidido ba daw ito na labanan sila. At dito nga nagtanong kung ano ang ipusta. At dito naman na inilabas ni Tanggol na ang Star of Venus nga ang nakataya rito. At isang di lamang ito, matalo at manalo, isang round lamang ang pwede nilang laruin. Dahil kapalit ang pasugalang ito. Kaya dito naman, natinawanan lamang itong si Tanggol ng lalaki at ng babaeng kanilang nakaharap. At dito naka-alerto din itong si Amanda na baka matalo at hindi daw siya papayag na makuha nila itong Star of Venus. Dahil nakasalalay nga sa Star of Venus na ito ang kanilang mga negosyo at kapalaran. At ito nga magdadala sa kanila ng kanilang pagyaman. At dahil dito, tuwang-tuwa at nakita natin sa ngiti dito ni Tanggol na may panalo niyang nasabing laban lalo pat Lucky 9 ang gusto niyang laruin at dito naman hanas itong si Tanggol. Samantala dito rin naman na naipatalo dito ni David at nung umpisa ay tuwang-tuwa ito dahil sa nampanalo itong si David sa kanilang laro na poker. Subalit dito nagyabang itong si David sa kanyang kalaban na maliit ang pinusta nito. Kaya dito naman na tinapatan itong si David. At nakatsamba naman ang kalaban kaya natalo itong si David at galit na galit nga ito nang matalo at lalo pat habang nagsusugal itong si David ay panay-inom kaya nalasing ito at hindi nakapag-focus sa kanyang laro. At buti na lamang ay inawat ito ni Bullet dahil sa marami ng nayayabangan dito kay David habang nakipaglaro. At dito nga na sinabuyan ng pera ang mga ito ni David dahil pera pala ang gusto nito at wala pa daw balak na umuwi itong si David dahil may mga gusto pa daw siyang pasukin na pasugalan. Kaya wala na rin na magawa itong si Bullet kundi samahan itong kanyang amo na si David. At dito naman tayo kina Ramon at Marites. Sumama nga itong si Marites kay Ramon dito sa isang mamahaling restaurant. At dito rin na hindi nagtagal itong si Marites dahil gusto na nga niya agad na makauwi at takot din ito na baka may makakita sa kanila ni Ramon na palihim silang nagkikita. At dito agad na umupo itong si Marites at dito na sinabi ni Ramon kay Marites na mag-order na muna sila ng pagkain at kakain daw muna bago sila mag-usap ng masinsinan. At sumagot itong si Marites na hindi daw niya kailangan ng pagkain at hindi naman daw siya nagugutom. At ano daw ang sasabihin dito nga ni Ramon sa kanya dahil pumayag lamang siyang sumama dito upang tanawin ng pasasalamat itong pagligtas ni Ramon sa kanya.
At dito na hindi nagpatumpik-tumpik pa itong si Ramon at sinabi dito mismo kay Marites na humihingi nga na siya ng tawad sa ginawa niya noon dito nga kay Marites. Subalit sumagot itong si Marites dito nga kay Ramon na hindi madali ang hinihingi ngayon ni Ramon dahil hindi madaling magpatawad. Lalo pa't nagbibigay ito ng malaking sugat daw sa kanyang puso ngayon na patuloy pa rin siyang sinisisi dito nga ni Rigor sa nangyari. Dahil dito, hindi naman pinilit dito ni Ramon na patawarin siya dito ni Marites at maghihintay na lamang daw siya ng tamang panahon at pagkakataon kung kailan daw siya mapapatawad. At nagdesisyon naman itong si Ramon na ipahatid na lamang itong si Marites. Subalit tumanggi naman itong si Marites dahil alam naman daw niya kung saan siya uuwi. Kaya yun na nga, iniwan niya itong si Ramon. At habang nag-iisa itong si Ramon, dito naman na pinagsisihan ang lahat-lahat ng ginawa niya dito nga kay Marites noon. At dahil nakonsensya din itong si Ramon dahil sa mga nasabi ni Marites na hindi na nga nagiging maganda itong pagsasama nila ni Rigor dahil nga sa nangyari, lalo pa't tungkol dito kay Tanggol na napasama nga ito at hindi talaga itinuring ni Rigor na bilang anak itong si Tanggol. Kaya miserable naman ang buhay nito. Samantala, dito kay Santino, lubusan nangang sumanib itong si Santino sa grupo ni Edwin dahil nakatanggap nga itong text message na pinapapunta itong si Santino upang makilala nga ang kanilang big boss. At dito na iniharap itong si Santino ng kanyang mga busing na si Locio at ang iba pa. At tinuruan pa nila itong mag-inom itong si Santino. Dapat matuto daw itong uminom. At nang tinikman nga dito ni Santino ang alak ay napaubo ito at kinantsawa naman siya ng mga kaibigan dito nila Edwin at ni Kidlat. Kaya tila hindi na nila ito pinilit. At dito na sinabi ni Locio na sa grupong ito ay may pamilya daw siyang matatawag dahil sa kanilang trabahong papasukin. At naguguluhan naman itong si Santino dahil hindi pa nga niya alam kung anong negosyo o trabaho ang kanyang papasukin dito. Kaya nagpa siya itong umuwi itong si Santino at nagpaalam sa kanila. Subalit sa kanyang pag-uwi, ito na nga ang kanyang madadatna na binubugbog ngayon ni Rigor itong si Roda. Dahil nga sa mga na tuklasan dito ni Rigor kay Roda sa pagbibinta at mapahamak pa daw ang kanyang pangalan dito. Kaya pinagtanggol naman dito ni Santino itong si Roda dito nga kay Rigor dahil pocket police ito, basta-basta na lamang daw itong manakit dito nga kay Roda. Kaya dito naman na nabastos si Rigor kay Santino, kaya dito niya tinadyakan at inupakan din ng suntok, kaya naabutan ito ni Marites. Kaya mas lalong gumulo pa ang kanilang pamilya. Kaya ngayon, tuwang-tuwa itong si Lena habang napanood itong mga ginagawa ni Rigor, hindi porkit si Marites daw ang pinili ay magiging masaya ng araw sila dahil magiging kalbaryo ang buhay dito ni Marites. Yan naman ang saad dito ni Lena. At ngayon ay tila mapapasa kamay na dito ni Tanggol ang pasugalang ito at sila na nga ang magmamayari kung sakaling manalo itong si Tanggol. At ready to the fight naman itong si Divina kapag kung sakaling manalo itong kalaban at hindi naman makakapayag itong grupo ni Divina na mapasa kanila nga itong Star Venus. Magkakaroon nga ba ng duguan na bakbakan dito sa pagitan ni Tanggol at sa lalaking ito? Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mga kabatang Quiapo, dito lamang yan sa akin channel. Yan lang po muna. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.